Naboboring ang lalaki kapag sobrang mahal siya ng babae. Makinig ka para malaman mo. Itong video na ito ay para sa mga kababaihan. Pero disclaimer lang, hindi ko nilalahat pero marami dyan. Alam nyo bang naboboring ang isang lalaki kapag sobrang minahal mo siya? Kapag mas minahal mo siya, never mo mararanasan yung susuyuin ka kasi alam niya na maya't maya, hindi mo siya matitiis. Hindi ko nilalahat ng lalaki ah, baka maraming tamaan at magagalit dyan. Pero madalas talaga kapag naramdaman ng lalaki na sobra siyang mahal ng babae, nawawalan siya ng gana mag-effort. Kasi alam niya na hindi niya kailangan gawin iyon para sa babaeng mahal niya. Kasi alam niyang sobrang mahal na mahal siya ng babae. Isipin nyo, noong mga panahong nasa ligawan stage pa lang kayo, andun yung care, effort, sacrifice, at kilig. Pero pag nakuha ka na niya, uulitin ko, hindi ko nilalahat pero may ilan dyan na magbabago na siya sa'yo kasi nakuha niya na yung gusto niya. At iyan yung tinatawag nilang hindi tunay na lalaki kasi magaling lang sa una. Kaya girls, never settle for less. Ang syerte mo lang kung tinatrato ka ng tama, nire-respeto at ginagalang ng boyfriend mo kahit matagal na kayo. Hindi pa nagsasawang mag-effort para pasayahin ka at pakiligin ka. So, find a man na mamahalin yung buong pagkatao mo. Hindi man siya perpekto, at least, hindi ka mapapatanong kung minahal ka ba talaga ng lalaking pinili mo. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong rason kung bakit kailangan na kitang bitawan. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kahit anong effort ang gawin ko, kailanman hindi ka magiging akin. Number 2, kahit paulit-ulit mo pang sabihing mahal na mahal mo ako, never mong ipinaramdam sa akin, ako ang priority mo. Number 3, alam kong sa simula pa lang hanggang sa dulo, hinding-hindi ako ang pipiliin mo dahil option mo lang ako. Ilan lamang iyan sa mga dahilan kung bakit minsan bumibitaw ang isang tao. Hindi masama minsan ang pagbitaw, lalo na kung hindi ka naman nakikitang makakasama niya habang buhay. Tandaan mo yan. God bless.